Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media sa tagal nga ng panahon. Ang kaso nga ni Risa Hontiveros tungkol di umano sa PhilHealth ay tila mawawakas ngayon dahil hawak na nga ni Kongrodante Marcoleta ang mga dokumento na magpapatunay di umano sa korupsyon na ginawa ni Risa Hontiveros sa pinaparatang sa kanya sa PhilHealth. Dito natin makikita na matagal na rin na panahon na tila naninindigan si Risa Hontiveros at sinasabi na wala itong kinukulimbat kahit piso sa loob ng PhilHealth. Dito natin makikita ang mga gahaman na mga pulpolitiko na patuloy pa rin nagsisinungaling, pero ngayon nga ay tila meron ng hawak na ebidensya at mga dokumento si Marcoleta na magpapatunay sa kagagawan na hindi maganda ni Risa Hontiveros. Matatandaan natin na bago nga ilatag ni Kongrodante Marcoleta ang hawak ng mga ebidensya at mga dokumento ay tila talaga ngang pinag-aralan ito, kaya naman hindi na makakawala at tila makikita natin na tahimik na si Risa Hontiveros dahil alam niya ang kanyang ginagawa at alam niya sa kanyang sarili na guilty siya dito. Tila ito nga ang pinakahihintay ng taong bayan na maparusahan ang mga korap na opisyales sa pagkulimbat ng pera ng taong bayan, lalong-lalo na di umano sa mahihirap. Well mga kababayan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang hawak at ang isiniwalat ni Kongrodante Marcoleta. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Okay lang naman bilang mamamayan, no? Okay lang naman po bilang isang mamamayan na mag-react tayo dito sa Chinese ambassador. Oh, yung sinasabi niya po na kaya lang nag-react na yung si Pangulong Marcos. Huwag kayong mag-alala, hindi namin gagamitin. Hindi, nauna na po si Pangulong Marcos, di ba, na nag-react. Huwag mag-alala yung mga kaibigan namin Chinese. Hindi namin ipapagamit yung EDCA para for offensive, no? Para kayo ano. Ngayon, ang paalala lang ng Chinese, nagpaalala lang. Alam po ninyo, magkakaibigan po tayo, yung China po, no? US. Okay, may sinasabi kayo na mga simpleng pagbabanta sa Chinese ambassador. Hindi okay yun. No? Hindi okay yung mga pinagsasabi mo na parang kaya lang kung uunawain mo yung sinasabi niya, nagre-react siya sa pangangatwiran na kaya magtatayo ng EDCA para protektahan yung 150,000 na Pilipino sa Taiwan. Ang point lang ng China, hindi po ako spokesperson ng China, no? Hindi po ako kaibigan namin kayo, kaibigan din namin ng US. Kaya lang pinapaliwanag ko lang kung bakit nag-arrive yun. Hindi po niya tinatakot. Ang sinasabi niya, mas nanganganib nga yung 150,000 kung may EDCA kayo. Diba? Yun lang yung point niya. Pero hindi niya po sinabi na tanggalin yung EDCA. Kung di, may mangyayari rito sa 150,000 na OFW. Alam po ninyo, wala po tayong eto po, meron po tayong deklarado. No? Papaliwanag lang po natin. Tayo po ay pumirma, nakapirma po tayo sa isang resolusyon sa United Nations. Yung tinatawag na One China Policy. Ano po yung ibig sabihin ng One China Policy? Isang China lang po ang kinikilala ng mundo. Ito po yung People's Republic of China. No? Sa makatuwid, hindi po kinikilala ng Pilipinas yung Taiwan bilang isang nagsasariling bansa. Okay?
Kaya po yung sinasabi ng Chinese ambassador na unevocably ay tanggihan natin. Teka, para sigurado lang kaya tayo, baka tayo eh. Ito. China advises PH to unequivocally oppose Taiwan's independence. No? Eh, matagal na pong nagdeklara ang Pilipinas na isa lang ang kinikilala natin China. Ibig sabihin, ang official po na paninindigan ng bansang Pilipinas, isa lang po yung kikilalanin. So kung may magdideklara ng independence laban sa China, hindi po namin kinikilala yan. No? Okay, kaya wag mo na kaming paalalahanan. Wag mo kaming intindihin. Meron kaming deklarasyon na hindi kami makikialam. Pati yung gobyerno namin ngayon, hindi kami makikialam, hindi kami papagamit dyan sa digmaan ninyo, kung matutuloy man yung digmaan ninyo. Tama naman yung sinasabi ng Chinese. No? Hindi kami ang magpapasimuno ng digmaan dyan. Dahil parehong inchik eh. Inchik-inchik yan eh. Walang magaganap na digmaan dahil amin yan eh. Hinihikayat namin yung mamamayan na sa Taiwan, mga inchik sa Taiwan, na makipag-unite na ng payapa. Anyways, meron naman silang one country, two system. Mananatili naman yung sistemang kapitalismo dyan sa Taiwan. Katulad ng ginawa nila sa China at meron ng experience, di ba, Macau. Okay. So sa madaling salita, malinaw po itong polisiya na to o yung ating paninindigan na isa lang po ang China ang kinikilala natin. Kung magdedeklara po ang Taiwan, hindi po natin kikilalanin yan. No? Kasi kaibigan natin ang China. Parang internal po, tinitreat po natin yan na internal. Okay. Eh, bakit natin pinag-uusapan to? Eh, kasi nga po, umepal na naman to si Hontiveros. Ito po ang sabi ni Hontiveros. Senator Risa Hontiveros has urged Palas to tell Beijing. Eh, na naman siya. No? Pinapayuhan ni Hontiveros. Hinihikayat ni Hontiveros ang palasyo o si Pangulong Marcos na i-recall ang Chinese ambassador dahil sa advice niya sa Pilipinas na huwag suportahan ang pagsasalari ng sarili ng Taiwan. Ito, paulit-ulit na tayo rito kay Risa Hontiveros. Eh, no? Gampanan mo ang tungkulin mo bilang oposisyon. Huwag mong pakialaman yung trabaho ng presidente ng Pilipinas. Oposisyon ka. Gampanan mo yung pagiging oposisyon nyo. Galingan nyo. Hindi po ang oposisyon po, hindi po trabaho, tatama lang natin. No? Baka kasi ang dami nagpapalakpakan. Mabuti pa si Hontiveros. May sense. May nagpapayo siya na gano'n. Hindi po trabaho kailanman ng oposisyon ang payuhan ng Pangulo o payuhan ng palasyo. Ang trabaho po ng oposisyon, nung magagaling na oposisyon, nag-expose siya ng mga katiwalian sa pamahalaan. Nag-expose, hindi po tinuturuan. Magkaiba po yun. Hindi ka bahagi ng administrasyon. Huwag mo sabihin na advisor ka ba ng Pangulo? Ibig mo sabihin, hindi na si Enrile, ikaw na pumalit. Ang dami pong nakapaligid sa Pangulo ng Pilipinas na magagaling mag-advise tungkol sa batas. No? Mali yung pananaw ng ating ano eh, ng ating oposisyon eh. Ang oposisyon natin, ang alam ko sa oposisyon,
Sila yung naglalantag. Dalimbawa niyan, yung PNP. Pusa po yan, PNP mismo. Walang papel ang oposisyon. Ibig sabihin, kung ang nag-expose sa mga katiwalaan sa gobyerno ay hindi oposisyon, kundi gobyerno mismo, aba, ginagampanan na ng gobyerno yung papel nyo. Pero huwag nyong gampanan yung papel na hindi nyo. Mali po kayo eh. Sa totoo lang, ako papayuhan kita kasi mahilig ka rin lang magpayo eh. Magtrabaho kayo bilang oposisyon. Kung sinasabi ng mga tauhan nyo na may dayaan, expose mo kung ano yung dayaan o kung ano man yung angal ninyo. Expose nyo. Hindi yung tuturuan mo yung Pangulo ng Pilipinas. Pinaparikul mo yung ambassador ng China. Ano ba, alam mo ba kung ano ibig sabihin nung pinaparikul? Eh kung yung Turkey nga eh, galit na dun sa ambassador na US, hindi niya pinarikul eh. Hindi niya lang pinapansin, pero matindi po ang implikasyon yun na ipaparikul mo yung pauuwiin mo yung ambassador ng isang bansa. Eh grabe po yung implikasyon nun. Hindi nyo po ba naiintindihan yun? Isa pa, alam ko sinador ka na nung sinakop ng China yung mga nagtayo sila ng mga isla dyan. Eh. Pinarecall mo ba yung mga ambassador? Nung panahon ni Pinoy, di ba sinador ka na? O kung hindi ka man senador, congressman ka, pinarecall mo ba yung ambassador ng China nung nagtatayo sila sa mga isla na mga artificial island? Ngayon, nagpayo lang dahil sinabihan nila yung gobyerno. Masakit lang sa pandinig. No? Alam po ni Pangulo. Magtrabaho kayo bilang oposisyon. Maghanap kayo ng mga, di ba ang oposisyon, kayo nag-expose. Wala nga kayo expose eh. Sa totoo lang, sumasakay lang po kayo. Ano mainit na issue? Bakit na kailangan magsalita ako dyan? Ano silbi nun? Alam niyo yung oposisyon dati, may mga ano pa yan, naghagilap talaga sila ng mga, eto, may expose natin tong CTE deal. Grabe to. Grabe lagayan dito. Expose natin tong PIDAP. Grabe to sinapolis. Expose. So far po, mula po sa panunungkulan ni Pangulong Duterte hanggang sa panunungkulan ni Pangulong Marcos, wala pa po kaming naririnig na matitinding expose ninyo. Paano ang inatupag nyo maging adviser ng Pangulo? Hindi naman po kayo adviser eh. Marami pong mag-advise sa trabaho kay Pangulong BBM. Pero yun yung sabihin nyo, iparikul niya. Una, sino kayo para sabihin yan? Ikalawa, puta, hindi nyo po alam yung ibig sabihin na ipaparikul mo yung isang ambasador. Away na yan. Gusto nyo maging presidente? Gusto nyo kayo sundin ng presidente? Eh, isa ka lang nanalo eh. Pinapaalala lang po namin. Zero na kayo ng 2019. Isa ka lang nananalo sa oposisyon noong 2022. Tapos gusto mo ikaw ang masunod? Hindi po, kahit po maganda yung sinasabi nyo, hindi nyo trabaho yan. Palagay na natin, may sabihin siya maganda, hindi mo pa rin trabaho yan. Magpayo sa Pangulo. Na-imagine ko po nung araw, yung mga oposisyon nung araw, walang pong kaalam-alaman lahat. Eh puta, pag nag-brownout, dakdak nang dakdak, heads must roll, heads must roll. Pag nagkaroon na aberya, heads must roll.
Walang galing po sa inyo. Wala kayong expose. Expose ang kinakailangan namin. Ang dami na nagbibigay sa inyo. Mali yun. Di po ba? Okay. Isa pang mali sa sinasabi niya. Alam niyo, mayroon tayong official na pahayag. Di ba? Yung isa lang ang kinikilala China. Eh ano sinabi ni Hontiveros? Mali ito eh. Tingnan mo ha. The Philippines against... Ayan. Mali pa rin minabasa. Okay, ito po. He has no business in being diplomat. Tama po yan. Etc. Ganun. Okay lang po yan. Kaya lang, huwag mong tuturuan yung Pangulo. Ito ha. Sinasabi niya ito. Ito po, kontra to sa official na position natin. Sabi ni Hontiveros, we in the Philippines respect the right of Taiwanese people to self-determination. And this right must be upheld by all nations that share this planet, even including the autocratic regime of China. Tapos magsasalita ka ng ganyan, we in the Philippines, hindi ikaw ang magsasabi kung ano ang official nating... May mga official po tayo kung pumirma tayo sa UN resolution na isa lang ang kinikilala natin China. Hindi mo pwedeng sabihin na kikilalanin natin yung Taiwan kung gusto nilang maging malaya. Hindi mo sinabi independence, pero ganun din papunta yun eh. The Philippines respect the right of Taiwanese people to self-determination. Hindi po. Kita mo? Mali pa yung inaano mo. Hindi po natin nire-respeto yung self-determination ng Taiwan. Pag sila po ay nag-deklara ng independence, hindi po natin kikilalanin. Dahil tayo nakapirmado tayo sa One China Policy. At hindi pa po natin yung binabawi hanggang ngayon. Ano ba naman? Kaya nga nagwawala yung China pag yung dumalaw si Pelosi. Nagwala yung China nung tinanggap ng US yung pagdalaw ni nung president ng Taiwan. Kasi hindi ginalang yung One China Policy ng US. Tapos sasabihin mo na ginagalang natin? Hindi po yan ang official. O eh, di ba? Senador ka ng Pilipinas, dapat alam mo yan. Gusto mo ba ako pa magturo sa iyo? O ituturo ko na sa iyo. Hindi yan ang official na pahaya na posisyon ng Pilipinas. One China policy tayo. Alam yan ng mga matatanda. Alam yan ng mga may edad na. Yung umabot dyan sa One China policy na yan. Hindi ka pwede magsalita ng wala sa hulog. Pwede mo ba sabihin na kinikilala namin yung self-determination? Makikita natin mga kababayan kung ano nga ba talaga ang ibinulgar nila tungkol kay Risa Hontiveros. Tila hindi na dapat ito pakawalan ng batas pa. Sana ay hindi lang maging bayaran ang mga judges na hahawak muli sa kaso na ito dahil talagang pinaghirapan ito ni Kong Rodante Marcoleta para ilatag ang kaso ni Risa Hontiveros tungkol di umano sa PhilHealth at sana mabigyan ng justice ang taong bayan na nagbabayad ng tama at kinukulimbat lamang ng mga pulpolitiko. Kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.